Yun mga kapatid, pag-uusapan natin ngayon, valid ba ang kaso kapag hindi na-receive ang subpoena or walang subpoenang na-receive? Ibig sabihin, hindi alam ng respondent kung siya ay may complaint. So, let's discuss. Usually, maraming dahilan kung bakit hindi nare-receive ng respondent o ng suspect o ng akusado ang subpoena. Maaring ito ay hindi sinasadya o maaaring sinasadya. So, ganun pa man, hindi dahilan ang hindi na-receive ang subpoena. Kapag ang kaso ay dumaan sa korte at nagkaroon ito ng probable cause sa evaluation ng prosecutor, ito ay matutuloy ang kaso at dadalhin sa korte. At ang kasunod nito ay ang warrant. Kapag nasa korte na, sa reasonable time, magkakaroon ng warrant ang isang respondent. Okay? So, ganun pa man, para maiwasan ito, isang paalaala ay kung tayo o kung ikaw ay sa palagay mo magkakaroon ng kaso or ng complaint sa korte, maaari lamang na magboluntary ng mag-follow up doon sa nakakasakop na korte. Hindi kasi tinatanggap ng korte ang dahilan na wala kang na-receive na subpoena. Kasi nga, di ba, may dalawang dahilan. Maaring ito ay sinasadya ng complainant na hindi ipareceive ang subpoena, or maaari naman na unlocated yung tao. Yung dalawang dahil, mabigat na yan. Maraming, ano dyan, maraming nadidisgrasya na hindi alam ang kung may kaso na. Magugulat na lang at may warrant. So, bago ko makalimutan ang lahat, no, kung kayo ay may katanungan at kailangan nyo ng aking opinion regarding sa kaso, ako po ay isang criminologist, hindi ako abogado. Okay? Para makuha ang aking serbisyo, inirekomenda ko kayong mag-join membership sa ating YouTube channel for your support. Take note, for your support. Yung membership natin ay hindi yung bayad. Kasi napakaliit yan kung magpapabayad ako. Okay? At bigyan mo ako ng screenshot at ipiin mo sa aking messenger na Polisya Ko. Ito yung pangalan channel natin, Polisya Ko Messenger, at para ma-prioritize ko kayo. Kung hindi ka members, so may pila po tayo, priority natin yung naka-join sa ating membership or senders ng stars sa ating social media account. Ayan lang po. Ayun. So, ano na ang gagawin natin, ang gagawin nyo, kapag nangyari na, nagkaroon ka na ng complaint at hindi mo nga alam, may nagsabi lang sa'yo or nilalatag na sa'yo ang warrant. Ganito lang, napakasimple. Kung may warrant na, so wala na tayong magagawa doon, may kaso na, so, huwag magtago. Huwag magtago. Yung iba, takot na dyan eh. Kung kaya naman ang kaso ay mag-bail para magkaroon ng pansamantalang kalayaan. At kapag nangyari yon, siyempre, mag-open na yung settlement. At maaari nang magharap ang dalawang panig. At yun, kung maaari, makipag-settle. Yun lang paraan. At kung
talagang walang chance kasi hindi magkasundo ang dalawang panig, ay antayin yung schedule ng hearing at let the court decide kung ano ang nararapat. Kasi mayroon kasi nagpapaariglo na masyadong mapagsamantala ang ino-offer na amount. Napakaliit na kaso, kung maka-price ay talo pa ang mataas, sobrang taas, para bang imposible na. Bilang isang respondent, kung ganun ang offer at hindi mo namang talaga kaya, mas okay pa na hayaan na lamang ang korte mag-decide. At siguro yung ibibigay ng korte, hindi yun overpriced. Yun nga lang, dalawa lagi yan. Mayroong pagkakulong at fine. Pero ano pa naman yan? Time running pa, tatakbo pa yan ng matagal-tagal. Pwedeng few years. So, tandaan natin ha, ang decision ng kaso ay hawak ng korte. Hindi ng abogado nyo, hindi ng abogado ko. Yung court ang may control dyan kung kailan nila matatapos yung kaso. So, hindi natin pwede yung tagal-tagal naman. 10 years na hindi pa rin natatapos. Ayun yung calendar nila eh. Ayun yung schedule nila sa kaso. Naalala nyo before, no? Yung pinakamalaking kaso dito sa atin sa Pilipinas, alam yon, yung ano ba yon, Ampatuan murder case, o yun na, lahat na ng abogadong magagaling ay kinuha na, gobyerno pa, government. So umabot siya ng 10 years bago na desisyonan. Naalala nyo, yung senior, no, nagkamatay na doon sa kulungan. Hindi niya na inabot yung kanyang sintensya. Nauna pa siya sa kanyang sintensya bago nagkaroon ng judgment. So, hindi pa natin, siguro, hindi naman siguro sila nag-apila, no? Kasi yung judge, no, yung final, ano na, I forgot the, ano, sintensya, kung ano yung sintensya. I think, reclusion perpetua yun. Kasi multiple, ano yun, eh, multiple murder. 50 katao mahigit yung binaon, di ba? At hanggang ngayon, marami pang, ano, hinahanap na suspect. Hindi pa rin lahat nalilipol yung mga suspect. Kaya lang po, masyado nang mahaba ang videos natin. Okay, uulitin ko, for assistant, ako yung online criminologist. Priority natin nung naka-join membership at ipiin nyo sa akin para ma-priority kayo. Open tayo tuwing 9 a.m. to 12 para sa video call para maging klaro ang usapan natin. Thank you for watching. See you again my next video. Ano yung lingkod? Police ako.